Live na po tayo at nandito po kami sa pamahalaan barangay ng Ayun. Ayan, hanap pa tayo ng magaganda-gandang beto para ay para po naka-open si Ayun, no? Ayun, nakatapat siya doon, no? Ayan, tayo dito sa Mero sa kanilang wifi at makakapanayam po natin si Kapitan Ingracio Caloza at tungkol po sa barangay taxation ang ating pag-uusapan o ang panayam natin kay punong barangay Ingracio Caloza at narito po siya at babati po sa atin. Kap, bati po kayo sa ating mga tagapanood. Guide po tayo sa ating Facebook. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako nga po pala si punong barangay Ingracio B. Caloza Jr. ng Barangay Bantog. At narito po ako para kapanayamin sa isang issue na kinatalakay sa radyo nating Gimba. At nakadulog na po ito sa sangguniang bayan ng bayan ng Gimba. At ang isang issue na nakapokus dito sa usaping ito ay ang barangay taxation. Ang barangay taxation po o ano bang taxation ng gobyerno ay isang napakagandang hakbangin upang makatulong ito sa ikauulad ng isang barangay dahil involved dito ang pinansyal. Sangayon po sa kapangyarihan ng batas sa ating konstitusyon ay sinasabi po na ano po ba ang kapangyarihan ng punong barangay? Katulad po ng Pangulo ng Pilipinas, ng gobernador at ng mayor, yun pong the power of taxation. Ang kapangyarihan pong nakatalaga sa Pangulo hanggang sa Kapitan ng Barangay ay tatlo. The power of the police power, power of eminent domain, at power of taxation. Balikan po natin yung issue po ng barangay taxation. Sa nabanggit na mga nasasaklaw ng kung ano ba ang mga itatax ay napakinggan ko sa radyo nating Gimba at sa Facebook na nakapaloob po dito yung iba't ibang uri ng mga gawain o serbisyo ng munisipyo o ng barangay tulad po ng pagbubuwis po sa barangay clearance at mga certification, indigency at kung ano ba pong mga involved na documentation sa barangay. At nabanggit pa rin po dito yung pagre-report ng mga mamamayan sa barangay na isinusulat dun sa incident report o sa blotter book ng barangay. Sa pansarili ko pong pananaw, dahil ako po ay 27 taon na naging pulis at 20 taon ako sa bayan ng Gimba at humawak ako ng bilang desk officer. Kung dun po sa taxation para sa akin, hindi na po dapat buwisan ang patungkol po sa pagbablatter. Hindi na po. Mangyari po kasi, hindi naman gaanong mga sensitibo ang mga pangyayaring na itatala sa barangay. At ang mga issue ng pagbablatter kung mga sensitibo ay na-elevate sa PNP station ng Gimba. Dito po sa barangay, halimbawa, nawalan ka ng aso, ipapablatter mo, sisingilin ka ng 200. Ang halaga ng aso ay 500. Ibig sabihin, nawalan ka na nga ng 500, halaga ng aso, mawawalan ka pa ng 200. Parang unfair. Yung bayaran mo pa ng 200, kung ganun ang magiging takda, yung pagbablatter. Pero kung akong tatanungin dun sa pag-i-issue ng barangay clearance, maaaring yun ay may taxation. Pero pag-i-issue ng indigency, ang ibig sabihin ng indigency ay yung mahihirap na mga mamamayan na bibigyan ng certification through indigency. Ang taong mahirap, hindi na maaaring pahirapin pa dahil yung certificate of indigency ay hindi nakarapat dapat na bayaran. Doon sa mga certification na kinapapalooban halimbawa ng paggawa ng mga kasulatan, kasunduan, bilihan ng ganito,
maaaring yung makatuwiran na halaga na babayaran at re-resibuhan din na yung resibo ay galing sa treasurer's office ng bayan ng Gimba. Para po walang masabi na yung pera ay mapupunta sa hindi tamang kalagyan. Sa barangay, tulad po sa barangay ng Bantog, lahat po dito ng transaksyon ay nire-resibuhan po namin at yung mga nakokolekta naming mga buwis na galing sa barangay clearance, certification, except indigency, at hindi, wala na nga yung pagsusulat sa logbook o blotter, hindi nababayaran. Dinideposito po namin sa Land Bank of the Philippines, diyan sa bayan, sa Gimba, yung mga pera na nakukolekta mula sa mga sinasabing taxation. At doon naman po sa may mga tindahan, nangungolekta po kami ng 200 pesos para po maging makatarungan. Hindi na po kami naniningil ng 300. Ibinaba na po namin ng 200. 200, opo. Dati po bang 300? Nung humarap po ako noon sa Sangguniang Bayan at nagbigay po ng pag-aaral, sinabi po nilang mataas yung 300, kaya po ginawa namin 200. Palawala na pong dahilan. Opo. Maging makatarungan yung halaga. Kaya, sabi nga nila, meron po ako nababasa sa Facebook, doon sa column ninyo sa Facebook, na meron mga nagbibigay ng mga opinion doon na minsan, pero sa 100% na nandun, siguro mga 80% ay nakakontra doon sa taxation. Opo. Pero ang pagkakabasa ko po doon, walang sasalungat dyan sa taxation na yan kung tama yung proseso ng pangongolekta at idinideposito sa banko at hindi gagamitin sa pansariling personal na gamit sa barangay. Kailangan po diresibo para po hindi po tayo napipintasan ng tao sa barangay na napupunta sa walang kabuluhan yung mga paniningil. Kaya po sa barangay taxation, sangayon po ako dyan. Meron pong mga taong nagbibigay ng komentaryo na mahirap na nga, pinahihirapan pa. Tungkol po dun sa mga pagkuha po ng mga permit, sa mga negosyo, okay lang po yan. Magagamit po sa barangay. Pandagdag po ng pambili ng gamot, pambili po ng mga office supply, at yung mga karagdangang expenses na hindi nakukunin po sa IRA. Black and white po lahat yan. Sa barangay namin, inire-report po ng tresorero yan every session ng barangay. Inuobliga ko yung tresorero at sekretaryo na lahat ng pumapasok ay ire-report sa sisyon ng barangay upang makita ng mga tao at ng sangguniang barangay yung transparency. Kasi kung baga po sa medyo ako bilang kapitan, medyo naiinsulto ako, nasasaktan ako kapag nagiging nandun yung pagpukol ng mga kapintasan. Pero kung ngayon nga naka-live ako rito, opo, at napapanood naman ng mga tao o ng mga katulad kong nanunungkulan, ilagay po natin sa wasto, sa proper, sa tamang procedure ng pagsunod sa good governance upang maging mawala ang mga haka-haka at alinlangan po sa ating pamayanan. Yun po yung aking punto na gustong liwanagin. At ang blotter po, para sa akin, hindi po na kinakailang sinisingilin. Kasi, mahirap nga ang tao sa barangay, isa pa itong karagdagang pabigat in terms of financial. So, kayo po ay tutol na singilin pa ng charge ang mga magpapablotter. Ano po? Opo, opo. Hindi po ako sangayon doon. Ayan. Kasi, 27 years po akong pulis. Ang hawak ko po ay blotter. Tapos, naging chief of police pa po ako ng apat na bayan sa Nueva Ecija. Kaya, alam ko po yung sa loobin ng tao. At, hindi naman kawalan sa barangay na yun lang huwag mo na sisingilin. Meron namang ibang sinisingil. Oh, meron naman. Meron naman. Huwag lang yung
pagpapablatter. Opo. Opo, yun lang. Opo. Ayan. So, narinig po natin ha, si Kapitan Ingracio Calosa sa kanyang paninindigan tungkol doon sa usapin ng paniningil ng bilis sa mga nagpapablatter. At malinaw na malinaw na siya ay tutol po dito. So, at kanyang blatter na mainam naman ang barangay taxation at kinakailangan lamang isaayos yung proseso para maging walang masyadong may sistema organisado organisado at para talaga nagagamit ng barangay para sa kapakinabangan ng kanyang mamamayan. Huwag pong idideposito sa bulsa, idideposito po sa land bank. Ayan. Napag-alaman po namin itong nakarang session ng Sanggunian Bayan na magpapatawag po ng committee hearing doon sa panukala mismo ng Sanggunian Bayan na harmonize barangay taxation. At ang committee hearing na ipapatawag nila ay gaganapin po sa Martes sa 19. Opo. At ganap na alas 9 ng umaga yung call time. Kayo po ba'y naimbitahan na? Hindi. Wala pa pong formal na imbitasyon. Ngayon ko pa lang po nalaman sa inyo. Maganda po yun at yung salitang harmony. Ibig sabihin, both sides is satisfied. Harmony, harmonious relationship between the pamahalang barangay and the community. Eh, yun po yung ibig sabihin ng harmony. Eh, kung sakasakali po, nalaman nyo na ngayon, kung hindi man kayo maimbitan, kayo po ba, nais nyo po bang dumalo sa committee hearing na yan? Eh, kung iimbitahan po. Pero dito na po nakikita naman na nila sa interview na ito ay sa aking kasing observation at karanasan bilang buti sana kung hindi ako naging pulis, buti sana kung hindi ako nagserbisyo sa nang hawak ko blatter. Eh, ang hawak ko ay record book. Blatter ang hawak ko sa habang panahon. Kaya kung yung mga tao, mahirap na nga, sisikilin pa natin. Eh, yung wag na yung blatter. Wag na yung blatter. Wag lang yung blatter. Wag lang yung blatter. Oo, yun lang, wag lang yung blatter. Yung filing of charges, certificate of file charge. Yun po kasing certificate of file, siguro optional yan. Optional. Kasi nakalagay sa katarungan pambarangay, dun sa local government code, pinapayagan ng batas ng local government code dun sa katarungan parangay na maningil. Pero, di siguro depende na po sa kanyan, sa punong barangay. Kung ang kanyang barangay, ang tao talaga ay mahirap, huwag na niyang sisingilin. Kung nakita niya ng mahirap, sisingilin pa. Depende kung maalwa sa buhay yung tao at hindi naman sasama ang loob. Yung bang meron kayong magandang relasyon na hindi masama ang loob, sumusunod, pero mahirap na nga, pahirapan pa natin, eh, hindi na magandang treatment yun. So, optional po kayo. Optional. Sa buwis doon sa filing. Opo. Of charges. Opo. Yeah. Eh, kung halimbawa, nawala lang pong manok, pinagbintangan yung ganito, magkano yung halaga ng manok, no, may nawala yung kawali sa kapitbahay, nakita yung ganito, magkano lang yung kawali? Baka hindi na lang magpa-blatter. Kikim-kimi na lamang, hindi na yung sa manlog. Kailangan po eh, harmony, sabi, harmony. Apa. Harmonious relationship between barangay and the community. Yun po. Ayan. Ako, ang dami nagpapadala po ng puso. Doon sa, tsaka thumbs up. Sa, ay, kung ano ba yan? Sinasabi. Opo. Ay, ganun. Ayan. O, sige po, maraming salamat po, Kap. Ingracio Calosa. Meron pa kayong huling sasabihin? At sabi nga, naririnig ko doon sa DCRH, kung alam mo ang batas, kakampi mo ang batas. Kaya mag-aral tayo ng batas. Ibig sabihin, huwag kang sasalig sa hearsay, personal opinion. Sabi nga sa DCRH, kung alam mo ang batas, kakampi mo ang batas. So, yun ang kailangan maging... Tsaka kung magbibigay tayo ng mga opinion, ganun, huwag yung makakasakit ng kalooban. Ayun. O, huwag yung makakasakit ng kalooban para masaya. Opo. Ayun. Okay, maraming salamat po, Kap. Sige po.
Ayan. Okay na po. At yan po ang ating panayam kay Kapitan Ingraso Calosa. Dito po kami sa mismong mini gym na kanyang pinatayo. Ang tawag po sa mini gym ito ay Marciano Pagatpatan Memorial Mini Gymnasium. Ayan. At ito, papakita ko lang kasi dito ko lamang nakikita. Ano ba itong kaina ko lang nabasa? Ha? Parang isang malaking dokumento. Mga nakasad pala dyan, yung mga noong 2018 proyekto ni Kapitan Ingraso Calosa sa simula pa noong 2018 hanggang 2022. Hanggang 2022, December. Tapos na. Dahil tapos na. Oh, target nila nga tapos sa December 2022. Pero tapos na. Pero tapos na kaya nakapaskil na. Opo. Ayan. 4 years. Ayan ang project ng 4 years. Ayan po. So, maraming salamat, Kap, sa panayam. Sige po. Maraming salamat po sa inyo.